Hello, this is Judge Alcala, and I will conduct the solemnization of your marriage today. Ang kailangan natin para sa isang valid na marriage, isa na doon ang isang marriage ceremony along with, syempre, common sense, consent, and capacity ng parties. Yung importante sa capacity ng parties na hindi walang minor de edad at they are of sound mind. Ang dito naman sa solemnization, isa ito sa mga requirements, part ng ceremony. Within that requirement ng ceremony, kailangan ang ito, yung mga requisites ng sa ceremony, dapat authorized ang solemnizing officer, ako yun. Tapos yung parties present, tapos yung two witnesses of legal age, tapos may part na ang parties, they will say to each other that they take each other as husband and wife. Isa-isay na lang muna natin. Yung doon na part sa solemnizing officer, kaming mga judges and justices ng korte, ay automatic na authorized kami to conduct marriage solemnizations. So, by reason of our office, we do not even need ang pagpapaalam sa civil registrar's office para mag-conduct ng marriage. Unlike, say, ng priest, imam, or pastor, minister of the faith, na kailangan authorized sila by their church to conduct marriage. Sa amin, by reason of our office, automatic. Sino pa ang pwede? Yung ship captain and airline pilot, pwede rin sila mag-conduct ng marriage solemnization as long as yung parties, one of the parties or both of them are in the brink of death or in contemplation of death, gusto nila magpakasal, and they are in transit, meaning nasa himpapawid, kung sa aeroplano or nasa dagat, gusto na talaga nilang magpakasal in articulo mortis. Yun na nga yung sinasabi ko, kung yung lalagutan na sila ng hininga. Usually itong mga kaso na ito, kung may kinalaman yung pagpapakasal sa kung pag-pass on ng kanilang pangalan or kanilang mana. So, ayun, yung ganun na instances lang pwedeng magpakasal magso-solemnize yung airline pilot or ship captain. Ang mga mayors, when the family code was enacted, syempre yung sa old civil code na andun yung mayor as one of the solemnizing officers, natanggal na yon sa family code. Kaya lang, nung 1991, nung in-enact natin yung local government code, na reinstate na naman sila. So, yung authority ng mayors ay andoon pa rin after 1991. So, kung nagpakasal ka between 1988, nung effectivity ng family code, and 1991 or before 1991, medyo questionable ang authority ng yung solemnizing officer. Pwedeng mapawalang visa kung sakali. So, ang susunod na requirement is yung two witnesses of legal age. Unlike sa simbahan, ang two witnesses, hindi siya exactly katulad sa ninong at ninang, in the sense na hindi kailangan sa witnesses na mas matanda sa inyo na kinakasal. Hindi rin kailangan na pares-pares at saka lalaki, babae. Dito, basta of legal age, pwedeng lalaki, lalaki, pwedeng babae, babae, basta above 18 sila. Hindi rin kailangan na pares. Meaning, pwedeng unnumbered, pwedeng tatlo, pwedeng lima, pwedeng, pero hindi pwedeng isa. Ang minimum ay dalawa. Ang witnesses, they will serve as parang guarantee to me or an assurance na kayo, wala kayong nalalaman na impediment para hindi ituloy ang kasal. Kasi between you and me,
sa mga witnesses at saka ako, mas kilala nyo ang presumably ang mga ikakasal. So kayo yung nakakaalam kung they are only under duress or napipilitan lang sila para magpakasal or voluntary nilang gustong magpakasal. Ang pagkakasal kasi is like a contract. In fact, ang definition ng marriage under our family code, the first article of family code, is that it is a special contract of permanent union between a man and a woman entered in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation. Ang only exception doon is stipulation ay yung tungkol sa marital settlements or prenuptial agreements. So, ang sa definition, it is a special contract. It's like an ordinary contract, like a contract of lease, or a contract of loan, or a contract of sale, na merong consent, pero special daw ito. Malalaman natin kung bakit special siya, hindi siya katulad ng ordinary contract. It is a special contract. Permanent union. Special contract of permanent union. Walang divorce sa Philippines. Tayo lang ata yung country na walang divorce. So, pag-isipan nyo ng mabuti, several times over back, kasi dito sa Philippines ang annulment or declaration of nullity of marriage, it operates under different circumstances, different grounds ang necessary na to support annulments and declaration of nullity of marriage. More often than not mas unsuccessful ang bid nyo for annulment or declaration of nullity of marriage kaysa sa hindi. Dahil pinoprotektahan din ng state ang institution ng marriage. So, pag-isipan nyo talaga mabuti, permanent union between a man and a woman. Wala ding gay marriages dito sa atin. Unlike sa ibang mga countries na merong unti-unti dumadami na ang gay marriage. Dito sa atin, yung by definition, it is only between man and woman para magkaroon tayo ng revolution sa marriage institution natin. Kailangan pang i-amendahan ng Congress ang ating hindi naman necessarily ang saligang batas. It's not a constitutional, it's merely statutory. So, dapat i-amendahan ang family code or ang batas natin para kunwari sasabihin na it is no longer, it is only a union. Pwedeng tatanggalin na yung word doon na permanent. Meron na tayong divorce. Tapos kung man and woman, between two persons. So, isa-substitute yung word doon na napaka-importante. Mag-iiba na yung definition ng marriage. So, pwede na magkaroon ng kasal between man and woman. Man and woman. Entered into for the establishment of conjugal and family life. So, conjugal and conjugal life, buhay mag-asawa, family life, kayo pa rin, but for example, with your in-laws or with your children. Ang children is a bonus for you. It is the foundation of the family. Pundasyon siya, ito yung pinagsisimulan ng family, ang marriage daw. And an inviolable social institution. Ibig sabihin, inviolable meaning hindi pwedeng i-violate na institution itinikda ng lipunan. Inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law. Merong nagpapairal na batas, mga polisiya, at nature, meron siyang sarili niyang meaning, kahulugan, meron siyang sariling mga patakaran na pinapatupad ng batas na hindi pwedeng kayo-kayo lang. Kaya siya nagiging special na contract. Unlike say, kung lease contract na kayo-kayo lang ang pwedeng kayo lang ang mag
design ng inyong kontrata kung sasabihin niyo na ang price niyo, halimbawa nagtitinda kayo ng gulay o ng isda, ipepeg niyo ang price niyo at 50 pesos or 100 pesos or 120 pesos, okay lang. Tapos pwede niyong ipaayo or itatawada ng mamimili. So nasa sa inyo yon kung magko-consent kayo doon. Dito sa marriage, hindi pwedeng kahit na mag-consent ang isa't isa sa inyo kung magreklamo later on, hindi i-honor ng korte ang consent niyo na kunwari na maghiwalay kayo na hindi dumadaan sa korte o sa batas, kasi meron siyang sariling mga nature, consequences, and incidents na nagpapairal ang batas. Hindi siya subject sa inyo lang stipulation. So, yung stipulation, yun yung mga parts ng kontrata na yun yung parang terms and conditions. So, ang marriage daw, hindi siya subject to ang personal nyo lang na terms, kasi meron siyang mga nakalagay sa batas kung ano ang nararapat. Katulad niyan under sa Article 60, teka hanapin ko, meron kayong mga obligations as husband and wife, for example under Article 60, teka hanapin ko pa, under 68, Article 68, for example, the husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. So obliged to live together. Ang exception dito sa living together ay kung kailangan for the survival itself of the family or the marriage, kunwari nagtatrabaho sa malayo. Pero kung wala namang ganun na pangangailangan, you are obliged na magsiping. Yun na, isisimple na natin, mag-sex. Hindi pwedeng pagkakait mo sa iyong asawa ang nawalang mabigat or ma-importante na dahilan ang pagsasama. Dapat magsasama kayo. Obliged to live together. Observe mutual love. Mutual love, dapat nagmamahalan. Hindi iisa lang yung mamahal sa isa. Unlike yung song na "Are you gonna stay with the one who loves you? Or are you coming back to the one you love?" Parang ganun. Yung parang papipiliin ka pa kung gusto mo dun sa nagmamahal sa'yo o yung sa mahal mo. Dito, mutual ang love. Mutual love. Mutual respect. And mutual fidelity. Respetuhan at faithfulness, yung fidelity. Hindi pwedeng sasabihin mo na yung lalaki pwedeng mangangaliwa, yung babae hindi pwede. Pareho sila dapat na hindi mangaliwa. Once na you are married, hindi na pwedeng magkaroon ng iba, kundi pwede kayong makasuhan for bigamy, concubinage, or adultery. Kasi nga, yung marriage natin may consequences sa batas. Hindi lang siya pagpapalit ng status. And render mutual help and support. So, tulungan. Ang help and support na kinocontemplate ng batas ay it encompasses hindi lamang yung financial but also spiritual, emotional support. Kung may problema, damayan. So, siya nga pala, yung tungkol sa status niyo, speaking of yung status, hindi lang siya papapalit ng status, ano, pero ibang usapan yung tungkol sa pangalan. Hindi naman ibig sabihin na once you are married, the women are obliged to change their surnames doon sa kung anong apelido ng husband nila, kasi ang provision ng civil code natin tungkol sa surnames ay hindi naman na-abrogate or napalitan ng ating family code. So according sa rules or
sa laws natin on names or surnames, under Article 370 of the Civil Code, a married woman may use her maiden first name and surname and add her husband's surname. Yun yung isang option. Her maiden first name and surname, tapos idadagdag. Kaya lang mas mahaba yun kasi bukod dun sa apelido mo na ginagamit ngayon, pati yung sa husband mo, idadagdag mo. Yung iba, nilalagyan nila ng dash between yung apelido ng tatay nila tsaka yung apelido ng husband. Excuse me. Second, her maiden first name and her husband's surname. So, ito naman, dinadrop mo altogether kung ano yung apelido na ginagamit mo ngayon ng tatay mo. Tapos, or kunwari, initial lang. Yun yung common, ano, yung ginagamit initial na lang ng sa tatay, tapos surname yung sa husband. Or, her husband's full name but prefixing a word indicating that she is his wife, such as Mrs. For example, kung nag-asawa kunwari ako is, by the way, I'm single and I intend to be that way. Kung, pero halimbawa na nag-asawa ako, ang mangyayari niyan, ang Mrs. ko, hindi pwedeng tawagin na Mrs. Kunwari, Mrs. Adelina Alcala, hindi pwedeng ganoon. Pag sinasabi mong Mrs., tapos yung full name ko. Kasi Mrs. ka ng isang mister. Kaya Mrs. Carlo Martin Alcala. Kasi Mrs. siya ng isang Carlo. So, pag gagamitin mo yung first name mo, Miss lang yun doon. So, ganoon yun siya. May tatlong options na binibigay. So, either yung husband's or yung father na yung surname ng father mo, pwedeng full siya or pwedeng shortcut lang, naka-abbreviate or i-drop mo altogether. Pero ang sinabi ng Supreme Court, ang ibig sabihin daw ng article niya ito, nakalagay a married woman may use, yun yung parang preamble, yung pinaka introduction niya. Pag sinabi mong may, ang salita a married woman may use, permissive yun siya, hindi siya obligatory sa woman, sa kinakasal na babae na gumamit ng apelido ng kanyang husband. So, pwedeng kung anong ginagamit ninyo ngayon na apelido, na pangalan, no, buong pangalan nyo, yun pa rin ang i-retain ninyo. Kasi sabi ng Supreme Court, ina-allow lang kayo pero hindi kayo ino-obliga. Kasi nga naman, mahirap din na magpalit-palit ng pangalan. Kung may mga PRC license pa kayo, may passport, papalitan nyo lahat yon just because you got married or pati yung pirma nyo minsan. Yung sinasabi lang na kailangan na mag-assume ng apelido ng husband ay yung mga anak. Pero kayong mga babae, hindi naman yun necessary. So,